Magandang umaga po sa lahat. So ako po muli ang inyong tutor, RJ Enseñado, at welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So sa video na ito, hindi muna ako wala muna ng video lesson. So mag-i-intro lang ako para sa bagong playlist na gagawin ko. So sa next few days, so mag-upload ako ng bagong mga video tungkol sa letter viewer in mathematics. So lagay ako ng bagong playlist, letter viewer. So para dun sa mga pag-graduate pa lang at sa mga teachers na magte-take ng board exam, so subscribe lang kayo sa channel ko, lalo na yung mga math major. So mag-upload ako ng mga letter viewer for mathematics. So kahit hindi mga math major, pwede rin kayong manood dito, dahil sa ang let naman ay meron tayong tatlong part. So meron dong professional education, general education, tsaka yung major. So sa general education, meron dong mga math subjects pa rin. Okay, so para sa mga hindi math major, so pwede pa rin kayong manood nito para may matutunan sana kayo sa mga video lessons para sa math. So ganun din sa mga magte-take ng civil service, pwede nyo rin itatag ko rin dun sa title na pwede rin kasi siya sa civil service reviewer para sa math. Kasi ganun din naman yung mga tanong na lumalabas sa civil service tsaka din sa general education na mga math subjects. So ganun din, ilalagay ko rin doon. So pwede nyo rin panoodin yun. Okay, so syempre, magbibigay ako ng mga lesson. So bawat video lesson, lalagay ko letter viewer in math, part 1, then part 2, part 3, and so on. So bawat video lesson, gagawin ko mga 10 items or 15 items. Depende sa length na lang. So pag medyo maikli lang yung mga bawat solution, so pwedeng 15 items. Pag medyo mahaba naman yung solution, so 10 items lang. So syempre gusto kong i-share sa inyo yung tips din para sa pagkuha ng board exam. So kasi ang ginawa ko noon nung pagka-graduate ko, hindi ako nag-review center eh. So nag-ano lang ako, self-review lang yung ginawa ko. So bumili lang ako ng dalawang reviewer. So self-study lang, aral-aral lang ako ng inaral ko lang yung dalawang libro na binili ko. So general education, then professional education, tsaka yung sa math. So medyo nag-focus lang ako noon sa general education tsaka yung professional. Mahirap kasi yung professional education. So sa lit kasi, sabi ko nga may general education, professional education, tsaka yung major. So yung major 40%, professional education 40%, and general education ay 20%. So kailangan makapasa kayo sa lahat, at least 75. So yun na nga, share ko lang. So yun yung ginawa ko, self-study lang. Pero kung sa iba naman sa inyo, kung gusto nyo sa mga review center, so mas okay yun. So kung marami naman kayong may pambayad naman kayo, so kung ganun, so pwede naman kayong mag-review center para marami rin kayong mga materials. So ang ginawa ko noon, so parang review lang, review, self-review, ganun lang, tasolve ng mga problems, practice. Tapos pagdating ng sabi kasi nung iba, dapat 2 days bago mag-exam, relax na lang. So tapos na yung pag-review nyo, then 2 days before exam, relax ka na lang. Huwag ka na magre-review kasi baka ma-over na sa review. So ganun yung ginawa ko. After 2 days, hindi na ako nag-review. So relax na lang. Kaso ang kasamaan nung magte-take ako ng exam, so share ko na lang. So shout out dun sa kumpare ko kay Rex Ponce. Magte-take ako ng exam kinabukasan. So nung kinagabihan, dinayo ako sa Maynila. So ang nangyari, bago ako mag-take ng exam kinabukasan, 6 a.m. dapat nandun ako sa UE Recto, doon ako nag-take ng exam. Dapat before 6 a.m. nandun na. Eh ang nangyari, so yung 2 days nga, relax na lang ako, hindi ako nagre-review. Kaso, dinayo naman ako, so medyo may konting inuman kami nung hanggang alas 12 or alauna ata ng madaling araw, tapos kinabukasan, then 6 a.m. mag-exam ako. So sa awa naman ng Diyos eh, medyo fresh naman yung quote ako, no? Kasi medyo bata pa, 20 years old ako nung nag-exam ako. So sa awa ng Diyos, nakapasa naman. So syempre, gusto kong i-flex yung score ko.
So ayan, sa screen, show ko na lang sa screen. Ayan, so ang grade ko sa mathematics ay 92. So medyo nakachamba. So yun lang yung pinagmamalaki ko, yung 92 na grade sa major. Kaso yung professional, saka yung gen ed, medyo mababa, 9 of 7 lang. So ang total, naging 82.6 ata, kung hindi ako nagkakamali, 82.6 yung grade ko. So pero 75, okay na, pasado na yun. So nanghinayang lang ako kasi kaya ko pa pala sanang pataasin yun. Kasi yung average ko, 82.6, line of 7 pa yung dalawa. So kung nag-aral pa siguro mabuti, so baka nagawa ko pa sanang 85 to 88 or hanggang 90, baka hinaya. Kaya dun sa mga magtitik na exam dyan, so kung may goal kayo, sana taasan nyo yung goal nyo. Kasi ako, sinet kong goal sa sarili ko nun, ano, 85. So hindi ko naman naabot yung 85, pero nagawa ko ay 82.6. So ayos na rin. So kaya dapat, sa mga magtitik dyan, mag-set kayo ng parang grade na gusto nyong maabot. So kung gusto nyong mag, kung ang target nyo ay mag-top notcher, eh talagang review yung mabuti. Kailangan mag-target kayo ng goal na, halimbawa, kagaya ng ginawa kong target 85. Ayoko namang mag-top notcher sa 85 lang kasi easy go lucky lang tayo eh. Hindi tayo yung mga gayong iba na nagpapaka-stress masyado. So hindi naman ako nagsisinon. So parang slight lang kasi kaya ko pang pataasin. Pero ayos lang kasi kagaya nga na sinabi ko, habang nagre-review, easy go lucky lang tayo. So enjoy-enjoy lang sa buhay. Bawal ang stress. So meron akong challenge sa mga magte-take ng exam na subscriber ko. So kailangan, comment lang kayo. So ang challenge ko sa inyo na taasan nyo yung major ko na 92 kahit hindi math major. Kasi meron din naman ako mga ibang subscriber na hindi math major dahil meron din namang general education din. So kailangan lang, so magbibigay ako ng reward sa makakakuha ng mas mataas sa akin sa major na 92. Pero kailangan monetize muna yung ano ko, syempre. Pag monetize na yung YouTube channel ko. So kailangan nakasubscribe kayo at may comment dapat kayo. May comment doon sa isa sa mga video lesson ko na let reviewer in mathematics. So may bigay ako ng reward. So sa makakakuha ng more than 92 sa major, kasi yun lang yung mataas ko. Huwag naman yung general education at professional. Mababa tayo dyan. Paray tayo dyan. So yun yung challenge ko. So sa mga estudyante ko dati na parang madami yata ng mga mag-graduate na sa LSBU na pinagturuan ko dati, parang marami akong nakita ng estudyante ko dyan. So subscribe lang kayo sa akin at abangan nyo yung mga let reviewer in math ko na i-upload. So ayan ang challenge ko sa inyo. So comment lang kayo sa mga video lesson na gagawin ko. Tapos pag naka 92 kayo pataas, so meron tayong reward na ibibigay sa inyo. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So as of now, meron na akong 600 plus. So sana makamit ko na yung 1,000 plus. Tsaka yung 4,000 watching hours para ma-monetize na yung aking channel. So salamat sa lahat ng sumusuporta. So bye-bye. At abangan nyo ang aking bagong playlist, Let Reviewer in Mathematics.